A blessed marriage built through endurance. And this blessing, you will also receive tomorrow, 7 p.m. in this special service. Here at UCKG Headquarters, Cubao. Come and join us. Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Muli nandito kami para maghatid ng salita ng Diyos sa inyo na pwedeng makapagpabago ng sitwasyon ng inyong buhay. Bakit ko po sinabing pwede? Kasi ang salita ng Diyos ay available sa kahit sino man. And nasa isang tao kung ang salita ng Diyos ay i-a-apply niya or i-despise niya sa buhay niya. So every program na ng simbahan natin dito sa Facebook, every program na meron tayo, ito yung isang opportunity para yung buhay natin ay magkaroon ng malaking pagbabago. From the moment na yung salita ng Diyos ay kunin mo at ito ay i-apply mo sa iyong buhay. Okay? So, ganun rin. Gusto ko rin po na bigyan kayo ng invitation today. Kasi ngayong araw na to, meron tayong special na service na gaganapin. Si Bishop Randall at ang kanyang asawa na si Mrs. Claudia ay gagawa ng love therapy mamayang 7 p.m. para ipasa yung pagpapala ng endurance sa bawat isa sa atin. Alam natin ngayon na maraming mga relationship ang nag-i-split, maraming mga mag-asawa ang naghihiwalay, maraming mga pamilya ang nawawasak. Bakit? Kasi wala doon yung endurance, wala doon yung blessing of endurance. Pero si Bishop at ang kanyang asawa, for 40 years na silang married, ipapasa nila kung ano yung pagpapala na nasa kanilang marriage at isishare nila kung ano yung experience nila sa 40 taong ito na pagsasama nila. So please, pwede kayong magpunta mamaya. Huwag nyo pong papalampasin ang service ngayon. Meron tayong service ng 7 p.m. dyan sa main church natin, Araneta City, Cubao, dyan sa tabi lang ng National Bookstore. At kung ikaw naman ay nasa province, meron rin tayong service ng 7 p.m. Ang gagawin, itatransmit itong service na to dyan sa lugar ninyo, dyan sa church kung saan kayo. And then, tatanggapin nyo rin yung pagpapala ng Diyos mula sa mga lingkod ng Panginoon. Okay? So, magbabalik po kami after ng kantang ito at ng testimony mapapanood nyo ngayong oras na to. Will I dance for you, Jesus?
Oh, no, you be still while I stand in your presence. But to my knees will I fall, will I sing hallelujah. Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. By your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, and know of you be still. Will I stand in your presence? But to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? Like an only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Oh, no, you be still. Will I stand? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. Si Avelina Opanda. Ako yung babae na bago dumating sa simbahan, maraming problema. Yung una, yung kalusugan ko, meron akong sakit na yung sinasabing insomnia. Hindi ako makakatulog kung hindi ako iinom ng gamot upang makatulog. Yung may mayuma ako at saka sis nga na-diagnose ako na mayuma at saka sis na kailangan ko operahan. Yung pamilya ko, pag sinabing magulo, nandoon sila lagi sa labas. Naririnig ko na lang, lalo na yung panganay kong lalaki. Andoon lasing, nakipag-away. Tapos yung asawa ko, dahil sa pandaraya niya sa sugal, sinasaktan din siya. Pumasok ako dito sa Simbang Universal dahil sa flyers. Sa pagpatuloy ko pag-attend, doon ko na-realize na matatanggap lang natin ang mga pangangailangan natin kung matanggap natin yung banal na espiritu sa buhay natin. Doon ko naunawaan nga, sinabi nga, siya ang magkumpleto sa buhay natin. Kaya dumating uli yung campaign ng Israel na ang kailangan doon ay ang espiritu ng Diyos. So sumali ako. Nung pagsali ko na yun, binigay ko ng buong puso, buong kaluluwa, ang lahat dahil gusto ko nga matanggap yung Espiritu Santo. Unang ginawa ko ay yung physical ko. Ang physical ko ay bumabangon ako bago mag-alas dos upang manalangin, upang hanapin siya, upang imbitahan siya sa buhay natin na pumasok siya.
Ngayon, ako ay laging umiiyak tuwing madaling araw dahil nais ko matanggap siya. Tapos yung pangalawang ginawa ko, yung financial ko. Yung financial ko ay meron yung tiyahin ko na binigay niya sa akin na sing-sing at trilo. Yun, bininta ko. Oras-oras, minimeditate ko yung salita ng Diyos. Sa ugali ko naman, una kong sinuko yung pride ko. Yung pride ko talaga pag halimbawa may kaaway ako na ano, kahit hindi pa tayo mag-imikan dyan, wala akong pakialam. Pero sinabi ni Lord, isuko ko yan. Lahat ng mga galit sa puso ko, lahat ng mga hinanakit, sinabi ni Lord sa akin na isuko ko. Dumating yung araw ng bigayan ng sakripisyo. Nasa baba pa lang ako, naintindihan ko na talaga nga, ibibigay, pag oras na ilapag ko to sa altar, assurance nga, matatanggap ko yung banal na espiritu dahil ginawa ko na ang lahat. Kaya hindi naman siya automatic nga natanggap ko kaagad, pero unti-unti nagkaroon ng liwanag yung kaisipan ko tungkol sa mga gawain sa Diyos. April 8, 2007, doon ko natanggap yung Holy Spirit. Dahil nandoon yung assurance ko dahil gumawa ako ng fasting para lang matanggap siya. Nung natanggap ko yung Espiritu Santo, nandoon yung una kong naintindihan sa sarili ko yung tungkol sa mga kaluluwa. Yung nandoon yung desire, naawa ko sa mga kaluluwa nga nakikita ko nga walang alam sila sa kaligtasan. Kaya nandoon yung desire ko nga makausap ko sila tungkol dyan sa kaligtasan yan, nga madala sila sa tahanan ng Diyos. Ngayon, hindi ako sumuko, patuloy pa rin ako sumasali sa mga campaign. Pangalawang campaign, ang sinali ko ay yung anak ko. Sinabi ko doon sa campaign na yun, gusto ko, Lord, na magkaroon ng kahit isa man lang maglilingkod sa altar. Kasi gusto kong mayroon akong anak na naglilingkod sa altar. Yung sahod ko, yung 13 months ko, ay binigay ko ng buong-buo doon sa sacrifice na envelope yun. Dahil alam ko hindi ako mabibigo. Dahil alam ko kahit masakit siya, pero yun ang kagustuhan ko nga. Meron akong kasama sa maglilingkod sa Diyos. Hindi naman ako binigo ng Diyos. Nandoon rin yung kasagutan. Ngayon, isa na ring lingkod ng Diyos yung anak ko. Ngayon, yung pangatlong kahilingan ko, nalala ko. Kasi patuloy ang sali ko sa mga campaign na yun. Nalala ko yung asawa ko, isang napaka-sugarol na, kumbaga, sugarol talaga siya. Hindi siya manatili sa bahay, kunting ano, nandoon agad sa mga sugalan. Kaya kinampaign ko rin, sumali rin ako sa campaign. Nagbinta ako ng mga dapat ibibinta kong mga damit, mga nagluto ako ng pagkain, tapos yung sahod ko, sinabay ko na rin doon, pero hindi ako binigo pa rin ng Diyos dahil nandoon yung faith ko nga, matatanggap ko rin yung hinihiling ko dahil kasama ko na ang Diyos eh. Yun ang nasa isip ko eh. Nagpapasalamat nga, kumbaga, nakawala na siya sa kanyang addiction sa sugal. Ngayon, alala ko, sabi ko, Lord, kahit natatanggap ko na yung mga kahilingan ko sa'yo, hindi ako alis sa presensya mo, hindi ako lalayo dahil ngayon na-realize ko na kasama kita, ikaw ang lahat para sa akin, ikaw ang kasagutan ng aking mga kahilingan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa'yo, Lord, kaya bago natin matanggap yung mga financial, material, walang mas higit ang kaligtasan natin, kundi yung ang banal na espiritu. Yun ang naintindihan ko nung unang pasok ko sa simbahan universal nga. Kailangan natin matanggap yung banal na espiritu. Isang araw po, merong nagtanong sa Panginoong Jesus na isang tagapagturo ng kautusan. At tinanong niya kung ano yung pinakamahalagang utos na binigay ng Panginoong Diyos. And then sumagot yung Panginoong Jesus, sabi dito sa libro ng Matthew, kung meron kayong Biblia, Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 40, sabi dyan, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And then sa verse 40, ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. So you see, nagtanong yung Pharisee o yung tagapagturo ng kautusan na ano daw yung pinakamahalagang utos? At nireplyan siya ng Panginoong Jesus. At ang reply ng Panginoong Jesus ay mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa. Ibig sabihin, you know, ito yung pinaka-importante sa lahat. Alam niyo yan, parang krus. Di ba kapag nakakakita ka ng krus, merong patayo at merong pahalang. Pahiga, di ba? May patayo at may pahiga. So, ang pinakamahalaga, una sa lahat, dapat kang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kasi ito yung pundasyon ng lahat. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo. I-surrender mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ibig sabihin, dapat araw-araw nabubuhay ka para sa Kanya. No? So yun, yung una. And then sunod naman, yung pahiga. Ibig sabihin, yung pahiga na yun, mahalin mo ang kapwa mo. Pag sinabing kapwa, hindi lang yung family mo, hindi lang yung asawa mo, hindi lang yung family, kapatid mo, anak mo, which is kasama na dun sa pagmamahal mo. Pero mahalin mo kahit hindi mo kilala. Mahalin mo even yung kaaway mo. Yun yung ibig sabihin ng pahalang at pahiga na krus. At ito yung pinakamahalagang kautusan, mga kaibigan. Kasi ang totoo, kahit hindi mo alam yung Biblia ng buo, pero kung sinusunod mo ang kautusan na to na dalawa, parang alam mo na rin lahat ng kautusan at sinusunod mo na rin ang lahat ng kautusan ng Diyos. Naintindihan niyo po? So, that's why ito yung dapat nating gawin palagi. Sa tuwing tinitingnan natin yung krus, maalala natin yung dalawang mahalagang kautusan. Mahalin yung Diyos. Una sa lahat, dapat kang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen? Kasi yun yung fundasyon. Kung mahal mo nga yung kapwa mo, pero kung hindi mo mahal yung Diyos, so yung pagmamahal mo sa kapwa mo ay babagsak. Kasi paano masusuportahan yung pahalang kung walang patayo? Yes or no? So that's why first, mahalin mo yung Diyos. Magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. And then pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. Yes. Mahalin mo yung kapwa mo. Actually, ang totoo, kapag yung isang tao, nakikita yung Diyos sa kanila kapag meron silang pagmamahal sa kapwa nila. Yes, yun yung totoo. Kaya halimbawa, may mga tao po na sinasabi nila na mahal nila yung Diyos, pero kung hindi nila mahal yung kapwa nila, kung wala silang parabang concern sa ibang tao, hindi sila makapagpatawad, alam mo yon, hindi sila parabang concern sa pangangailangan ng ibang tao, ano pong nangyayari? Yung pagmamahal ng Diyos doon ay wala. Kasi kung talagang mahal natin ang Diyos, sabi nga ng Diyos kay Pedro, kung mahal mo ako, pakainin mo ang aking tupa. Ibig sabihin nun, ng tupa is yung mga kaluluwa na, alam mo yon, nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw na gusto mo na maging servant ng Diyos, ang pagiging servant ng Diyos ay pagkakaroon nitong passion, pagmamahal sa kaluluwa. Amen? So that's why, kaibigan, ito yung pinakamahalagang utos sa lahat. At kung sinasabi mo na gusto mo nang i-apply yan ngayon, gawin mo na.
kasi makikita mo yung result. Pag minahal natin yung Diyos ng buong puso natin, first, meron tayong kaligtasan. At kapag minahal natin yung kapwa natin, second, may kaligtasan yung iba. At alam nyo, dyan tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo sa dalawang kautusan na yan. Yes, una, ma-save yung soul natin, and then pangalawa, i-save yung soul ng ibang tao. Amen? So yan yung gustong sabihin sa atin ng banal na espiritu. So start na gawin itong kautusan na to, and makikita mo na yung Diyos ay bibigyan kanya ng, alam mo yon, ng condition na magawa ito, and araw-araw gagamitin kanya para sa ibang tao. Okay? So dapat may pagmamahal tayo sa Diyos at may pagmamahal tayo sa kapwa natin. Yan yung pinakamahalagang kautusan sa lahat. Okay? Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. So, mag-prepare na po kayo ng baso ng tubig nyo or bote ng tubig nyo kasi gagawa na tayo ng prayer of agreement. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw mga kaibigan. God bless you. Pagpalain po kayo ng Diyos. Now mga kaibigan, mananalangin po tayo. Please, prepare na yun ang bote ng tubig, ang baso ng tubig na meron kayo. Today, ang special panalangin para sa iyo, para sa iyong pamilya. Amen. Close your eyes sa pangalan ni Jesus. My Lord and my Father, in the name of the Lord Jesus Christ, pumapasok kami na yun sa iyong presensya. My Lord, sa aking kamay na yun, meron isang tubig. I ask you to you, na basbasa mo ang tubig na to. Sa oras na uminusilapag yun ng Diyos, pagalingin mo ang katawan nila. Yes, my Lord, palakasin mo rin ang katawan nila. Kasi sa pamamagitan ng sagradong elemento na to, dinideklara ko na tatanggapin nila ang himala, tatanggapin nila ang kalayaan, ang lakas, in the name of the Lord Jesus Christ. Now, mga kaibigan, sa lugar mo na yun, by faith, uminom po kayo dyan ang tubig. And receive now, mga kaibigan, ang kagalingan. Yes, dinideklara ko na yun, gumaling ka na. In the name of the Lord Jesus Christ, my Lord and my Father, ipinapanalangin namin na yun para sa pamilya din. Yes, my Lord, today, Webis, ang araw na hanapin namin ang blessing, ang protection para sa pamilya, para sa buhay ng mag-asawa. My Lord, I ask you to you na protektahan mo ang pamilya nila. Kayo nandyan, mga kaibigan na may problema sa pamilya, may challenge sa pamilya ninyo, kausapin mo ang Diyos. Yes, sabihin mo ang sitwasyon na mabigat sa iyo. Kasi na yun, in Jesus' name, receive now ang himala. Tanggapin mo ang protection. My Lord and my Father, ibigay mo ang kapayapaan. Yes, my Lord, ibigay mo ang blessing sa bahay nila. Siguro puno ng problema, puno ng away. Na yun, my Lord, paguhin mo ang sitwasyon na to. Kasi sa pamamagitan ng panalangin na to, dinideklara ko na yun na pinagpala ang pamilya nila at malaya na din ang bawat miyembro ng sa kanilang pamilya in Jesus' name. At receive ang lakas, receive ang kapanyarihan, ang kapayapaan, ang presensya ng Diyos sa loob na iyong pamilya in Jesus' name. Kung naniniwala ka, sabihin ninyo, Amen. Amen. Mga kaibigan, ang pamilya ninyo ay pinagpala. Don't forget today, Webis, ang araw para hanapin mo ang blessing sa iyong pamilya. You know, ang pamilya mo ay mahalaga. Ang pamilya ay ang plano ng Diyos. Yes, you know, ang kasal ninyo, ang relationship ninyo. That's why today, samahan mo sa Universal Church, for sure, isang blessing na magbibigay ng Diyos. Amen. Kami po na yon sa UCKG Iloilo. Ang address ng simbahan namin dito po sa province ng Iloilo ay Iloilo City, Virginia Javelana Building. Ito po sa Luna Street, malapit sa Caisano, La Paz. Okay? Araw-araw ang simbahan diri ay bukas and lahat kayo ay imbitado, kayo nakatira dito po sa provinces, dito po sa Panay, sa Iloilo provinces, sa malapit dito sa city din ng Iloilo. Okay? God bless you in the name of the Lord Jesus Christ.